Hello yan mga farmer, isang magandang araw muli at welcome back po ulit sa ating channel. So ngayon po ay ipapakita ko naman sa inyo yung iba't ibang pampurga na ginagamit ko sa aking mga alaga. Ano, ito po ay mga oral na pampurga at meron din tayong tinuturok sa ating mga alaga. Pwede po ito sa baka, pwede sa kambing, kahit po sa baboy ay pwede po ito. Ayan, kahit sa kalabaw mga farmer. Lahat po yan ay maaaring gamitin. Ayan, syempre, bakit nga ba kailangan pa magpurga? Ayan, ayan, mamahal naman itong mga gamot na ito. Itong maliit na to eh, nasa 150 na ata itong albendazole na to. Ano? So, kailangan natin talaga magpurga dahil masasayang po ang ating, ano, ang ating panahon. Dahil yung sustansya na binibigay natin sa ating mga alaga ay agawin lang ng mga bulate. At saka ng iba pa mga parasite na nasa katawan ng ating alaga, gaya po ng mga kuto. Ayan. Yung mga baka natin, may kuto yan. May mga pulgas. May mga hanip. Ayan. So, kailangan po natin ng mga ganitong klase ng purga. So, ito pong albendazole, ito po ay oral. Ano? Ibig sabihin, binibigay ito sa pamamagitan ng pagsusupak. Ayan, nakasulat po oral. No, ayan. So, nakasulat din, pagka baka ang inyong bibigyan, kailangan nyo lamang gumamit ng 7.5 ml kung 100 kilo yung inyong alaga. Kung 200 kilo, so 15 ml ang inyong ibibigay. Ano, isusupak nyo yun. Sa ano naman mga farmer, sa kambing naman, 0.75 ml lang kung 10 kilo ang timbang. Pagka 20 kilo na, ay gagawin nyo 1.5 ml. Yan, meron din nakalagay sa kanya na withdrawal period. Nasa may bandang ilalim. Yung withdrawal period na yun, yung farmer, ay kung inyong kakatayin yung hayop, dapat lilipas muna yung 14 days. Ano? So kung nagpurga kayo at bigla nyong kinatay yung hayop, hindi pa pwede. Papahingahin nyo muna ng mga 2 linggo. Yan, so yun po ang albendazole. So, ito naman yung ating penbendazole. Ayan. So, ito po ay nabili ko sa, ano, sa online. Kay Zoe and CEO. Ayan. Siguro, familiar na kayo dyan sa logo na yan. Yan po ay Goat Racer sa may bandang Pampanga ata yan. Ano, in-order ko pa po ito. Ganon din yung withdrawal days niya, ano. So, kapag ka naman kambing, 1 ml kada 20 kilograms. Pero ang itinuro sa akin ay gawin ko daw 2 ml. Pwede daw ito sa buntis. Yan ang sabi sa akin. Tinuro ito sa akin ng mismong binilhan ko. Kahit buntis daw. Ano, pero mas maganda, wag na lang gumamit ng pamurga sa buntis. Dahil medyo delikado. Yan. So sa baka, 7.5 ml. Kung 100 kilo. Ano, kung 200 kilo yung baka nyo, ganun din, 15 ml din ang inyong gagamitin. Sinusupak din ho ito. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung gamit ko. Kung paano ko nagsusupak ng mga ganito. Yan. Zoe and Zio. Goat Racer po yan. Dami silang mga tinitinda niyan. So, yun po yung ating penbendazole. Ano? Yan. So, magagamit nyo po yung penbendazole sa pamagitan nito. Yan. Pwede rin naman na sa bote lang. Yung hindi babasagin. Yan, tsaka po ito. Ito po ay disposable na ano, tanggalin nyo lang yung kanyang karayom. Tapos igupin nyo yung gamot. Yan, pwede na po. So, ito naman kaparmer. O yan, meron siyang parang nozzle or yung meron siyang tip. Kaya madaling ipasok sa bibig ng ating mga alaga. Yan, drenching syringe po yan. Para po dun sa hindi nakakaalam. At ito po ay 20 ml. Yan. So, kung sa baka, kung 15 ml, yan. Hanggang dyan lang po yung inyong kukunin. Pagka naman sa kambing, hanggang dito lamang po sa 2 ml. Pwede nyo niyang ibuga. Yan. So, hindi ko lang gusto dito ay may mga natitira doon sa dulo. Yan. Sa mismo ano niya, tip. Yan. Mayroon pa pong natitira minsan na gamot dyan. Ay, medyo madami pa rin yun. Pero okay din naman siya kung may pasobra kayo.
madali siyang gamitin. Ito naman yung ating disposable. Ayan nga, kagaya nga na sinabi ko mga farmer, pwede nyo siyang tanggalin yung karayom at pwede nyo gamitin na parang drenching syringe. Ayan. So, ang pangit lang dito, ayun nga, nabubura yung kanyang mga markings. Ito ay 10 ml. Ayan. At sa ako nyo mapapansin, ay mahuna yung kanyang pump. Yung mga brace niya ay mabilis maputol. Kaya delikado minsan, lalo na kapag kabaka, ay minsan napuputulan ako niyan, mga kaparmer, ay hindi mabubumba yung gamot. Yan, ito naman yung ivermectin natin. Ito lang yung kaisa-isang injectable na ginagamit ko na pamurga. At kalimitan, mas gusto ko itong gamitin dahil ito ay talagang mabisa. Ano, ivermectin po ay S injection ang paggamit. Ibig sabihin, subcutaneous, sa balat po pinapadaan. Hindi po paabutin sa laman. Halimbawa, kambing kaparmera. Yan. At may nakalagay din sa kanya na anti-parasitic. Ano, ibig sabihin, damay pati yung mga ano, yung mga hanip na mamatay ho yan. So 1 ml lang sa kada 50 kg ng inyong alagang baka. Kung 200 kg ng inyong baka, ibig sabihin kagamit na kayo ng 4 ml. Yan, sa baboy, 1 ml kada 33 kg. Yan po ang dosage. Ayan, so may mga nagtatanong, pwede daw po bang maulanan ang hayop kapag ka tinurukan ng pampurga kagaya nitong ivermectin? Ano, ang sagot ko po dyan ay depende po sa hayop. Ano, alam nyo naman yung mga hayop na mahina sa ulan. Ano, halimbawa, kambing ka farmer, tinurukan nyo ng pampurga, automatic sasamain talaga yan dahil hindi naman sila malakas sa mga ganyang klase ng ulan, sa lamig. Ano, huwag nyo silang pa-uulanan at huwag nyo rin silang masyadong pa-initan. Ano, papahingahin nyo muna. Ang baka naman, mga ilang oras lang. Okay lang yun, kaparmer, ano. Dahil ilang taong ko na rin naman gamit ito. Okay naman yung mga alaga naming baka. Yan. So, gamit ko dito ay itong syringe na ganito. Yan lang, 10 ml lang. Pinalitan ko lang siya ng karayom, kaya ako siya nagagamit ng paulit-ulit. Pero kailangan ko na rin bumili ng ganito. Mas ano kasi ito. Hindi nabubura yung kanyang mga label, yung kanyang mga number. Ito, ginagamit ko ito sa vitamins. At medyo may kamahalan din ganito. Hindi rin basta nakakabili ito sa mga ano, farmer, sa mga poultry supply. Yan, so ito ay yan, 5 ml lamang magagamit nyo. Hanggang dyan lang. Kapag gasa baka. Maganda nga lang dito, farmer, magaan iturok. Yan, so yun po yung mga ilan sa ating mga dewormer. So ito naman yung natural dewormer na pwede nating magamit, ano. Pero hindi ito nire-recommenda sa mga buntis na baka dahil may mga nagsasabi na pwede raw makunan dahil mapait daw ito, ano. Pero sa totoo lang, farmer, ito ay hindi naman ganun kapait dahil tinikman ko yung dahon nito. Tama lang naman, hindi naman siya sobrang pait. Mas mapait pa ng kaunti yung ano, dahon ng kakwate or madre kakao. So ito po ipil-ipil. No, kasamahan siya ng mga madre kakao, mga kakwate. Ayan, so legumes. Ano, mataas ang crude protein ng ganito, mga farmer. Ayan, yan po siya. So ayan, mga farmer, pasensya na at ano, ito yung kakwate ha. Bulakalak lang yan. Pero dahon yung ating dapat gamitin. Ano. Kinakain din niya ng mga kambing natin. Ayan, so base sa paggamit ko, hindi naman siya nakakasama sa mga kambing na buntis. Ayan, mga farmer, sana yung nakatulong sa inyo yung video natin ngayong araw. Ayan, so sa mga bago po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-like po ang ating mga video. Ayan, ingat po kayo, happy farming po, at God bless.